at Secretary Hipolito. Magandang araw, Maray. Magandang araw, Maray. Mag-uumpisa na po ako sa aking katanungan. Ang una kong tanong ay, bakit ikaw ang kailangang iboto at hindi ang iyong katunggali? Dapat po sana ay ladies first, pero dahil naniniwala po ako sa gender equality, ay pwede naman pong ako na ang mag-umpisa. Sa pagkakakilala ko kay Renato Hipolito, walang ibang mahalaga sa kanya kundi ang kanyang sarili at ang kanyang ambisyon. At natatakot ako dahil may posibilidad na siya ang maging pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa. At alam ko kung saan niya gagamitin ang kapangyarihan na yan para sa kanyang kasakiman, para magpayaman at para kontrolin ang lahat ng illegal na gawain dito sa bansa. Alam po ninyo, ngayong panahon na talamak ang masasamang elemento dito sa ating bansa, kagaya ni Ricardo Dalisay, ang kailangan po ng ating bayan ay kamay na bakal para po maituwid natin ang mga baluktot na sistema, mapanagot natin ang mga dapat managot sa batas at sa ating bayan para po sa mas mapayapa at sa mas maunlad na bansang Pilipinas. Bakit po hindi natin dapat iboto ang unang ginang? Alam po ninyo, ang ating unang ginang po ay masarap kasama sa trabaho. Maganda po ang aming relasyon. Actually, very ideal po ang aming teamwork. Siya nga po ay very grateful dahil tinanggap ko ang alok ng ating Pangulo na maging presidential advisor. Dahil alam po niya ang advantage na ako ay nasa palasyo. Mapipilay po sila pag wala ako doon. At yung punto po na iyon, ang akin ding kinatatakutan. Sapagkat paano pong mamumuno ang ating unang ginang kung ang kanya pong mga desisyon ay nakasalalay lamang sa mga tao sa paligid niya, wala po siyang sariling gulugod. Ang atin pong mahal na unang ginang ay walang solidong karanasan sa politika. Mahihirapan po siya. Hindi po niya kakayanin ang mabigat na responsibilidad sa ating pamahalaan. At hindi po niya kakayanin ang bigat ng problema ng gobyerno. Hindi ko lubos maisip kung paano umabot dito si Lily. Niligtas lang natin siya dati. Pero ngayon, nais niya na sakupin ang buong bansa. Bakit siya hinayaan ni President Oscar Hidalgo ng ganito? Yan ang tanong. Alam nating lahat na lahat ng kanyang mga negosyo ay illegal. Ano na mangyayari sa ating bansa kapag siyang naupo? Hindi ko pa rin makalimutan kung paano niya ako pinahirapan. Pinagbantaan niya yung buhay niya, ate. Bakit ako ang dapat iboto ng taong bayan? Dahil meron akong malasakit at tunay na pagmamahal sa bayan. Nakita ninyo ang bilis na pagtugon ko sa hostage crisis na nangyari sa Hotel de Oriente. Bagamat hindi pa nahuhuli at napaparusahan ang mga maysala na si Ricardo Dalisay at ang mga Agila, agad naman namin nasaklolohan ang mga pamilya ng mga naiwan ng mga biktima. Naging posible ito dahil sa tulong ng aking asawa. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, President Oscar Hidalgo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng lakas ng loob para harapin ang hamon ng buhay. Sa kanya ko natutunan ang tamang paglilingkod sa bayan. Patunay dito ang mga foundations na sinimulan naming mag-asawa para sa mahihirap. Bakit hindi natin dapat iboto si Secretary Hipolito? Bayan na ang uhusga kung dapat ba talaga siyang iboto. Kahit na anumang gawin na pagpapanggap, aalingasaw pa rin ang baho dahil sa track record. Alam ng lahat kung anong klaseng tao si Secretary Hipolito. Ang sabi po sa Biblia ay bumato ang walang kasalanan. Alam po ninyo kung sinasabi ng ating unang ginang ay ang mga kaso ko noon. Alam po ninyong lahat at ng buong bayan na ako po ay pardon sa kaso na yan. Bukod sa case closed na ito, wala pong nailabas na ebidensya, kaya ako po ay walang pagkakasala at wala hong baho na lalabas sa akin. Hindi ko lamang po alam sa ating unang ginang, baka mayroong baho na lalabas sa kanya. Kung maaari po sana ay sa abot ng ating makakaya, iwasan natin na maging trapo sa diskurso na ito. Matatapos din ang kasamaan niyang mga yan. Oras na magkita si Presidente Oscar at Cardo. Sana ngayon na! Bago pa mahuli ang lahat! Napakasinungaling talaga ni Hipolito. Nagmamalinis pa. Hindi ko talaga ibaboto yan.
Basta ako, solid Ipolito ako. Kay Lily ako, mas matinong kandidato yun. Ako? Pag-isip ako pa yun sa akin. So, tingin ko magagawa ni Madam yan. Hindi niya kaya yun. Mahirap yun para sa akin. Hindi ko babote yan, parehas na naman sila marami. Hindi ko maawari kung anong mangyayari sa bansa natin pag nanalo yung mga yan. Naku, kung gagawin din nilang impyerno ang bansa, katulad ng ginagawa nila sa palasyo, kawawa yung mga tao, aling Elizabeth. Kaya kailangan, mahanap na natin kaagad si Sir Cardo para matapos ng lahat na to nang makabalik na sa palasyo si Mr. President. Kailangan malaman to ni Mr. President agad. Saka na tayo mag-isip kung kailan tayo makakambag kilakabas dyan. Tara! Okay, sige na. Sige po, Manang. Mauna na ako kami. Salamat po. Wala sa puso nila ang tumulong sa mga tao. Gusto lang nila ng kapangyarihan. Sigurado ako. Kung sino man ang mananalo sa kanilang dalawa, ay lalo lang nilang paghihirapin ang sitwasyon ng lahat ng mga Pilipino.